A true story. Makinig ng maigi. Before you criticize, medyo iba ang way ko sa pagkukwento. Baka yung iba hindi maintindihan. And there will be religion na may involve, kaya sana no bashing. Year 2011, when I first watched Insidious, yung mga panahong uso at mayroon pang 25 pesos na rate sa sinehan. Sakto, napanood ko yung movie na yon nung high school days ko, with that rate sa SM. With that movie, nagkaroon ako ng curiosity about astral projection. And before naman, hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan na related sa mga ritual practices or mga cult practices. Then one day, I don't know kung dito ko sa page na basa, yung about sa how to astral project in the easiest way without any ritual na gagawin pa. Dahil mahaba ang proseso ng astral projection, lalo na kung hindi inborn ang pagiging astral projection sa'yo. Kaya lang, minsan nagiging inborn siya. Baka kasi nasa pamilya nyo yung mga gumagawa ng ganyang klase ng ritual or yung ninuno nyo ay merong cult practices na ginagawa kaya napapasa siya sa bloodline nyo. Yung easiest way na ginagawa ko, na nabasa ko, is you need to listen sa music. Sa mga di nakakaalam, I won't mention it na kung anong tawag sa music na yon. Kasi it will be risky and curiosity can kill you para makapag-astral project ka raw. Way back 2017, because curiosity hit me so hard, naglakas loob ako na gawin yon. Pero walang nangyayaring astral projection. Pero unti-unti, as day goes by, kakasubok ko mag-astral projection, nakaramdam na ako ng vibration while nakikinig ako ng music na yon. Habang nakapikit yung mata ko sa madilim na kwarto, nakarelax at nakafocus ako sa music. Pabilis ng pabilis yung vibration na nararamdaman ko sa aking buong katawan. Until hindi ko nakayanan yung vibration dahil nararamdaman ko na rin na may humahatak sa kaluluwa ko palabas. Hindi ako makahinga noong hindi ko na perfect ang astral projection. Tinigil ko siya for a week and tell this story sa mga kasama ko sa ministry, sa religious community na kinabibilangan ko. Habang nasa bahay kami ng ministry head namin, pinatry ko itong practice na ito sa isang friend ko na alam tong proseso na ito, which is before pa lang alam niya na itong practice na ito dahil itinuro ito sa kanila ng kanilang teacher. Sabi niya kaya niya i-perfect yung process. So noong na-perfect niya yung proseso, nakikita niya kami na nakapost kaming lahat and everything is gray sa surroundings niya. But suddenly he saw three other people na hindi namin nakikita. That's why he immediately go back sa katawan niya at naghahabol siya ng hininga after doing it. Sinabi niya sa amin ang nakita niya at kung ano nangyari. Sabi ng former ministry head ko, meron talagang nakatira sa kanila and because of that, pinurso ko mag-astral project ulit. Dahil sa curiosity na gusto ko ma-experience at makita ang other dimension, pinilit ko pa rin. 18th birthday ng co-actor ko sa theater. I decided to do it again sa private pool na nirent nila sa Bacoor, Cavite. Linggo ng madaling araw noong ginawa ko yun, sa kwarto na nirent nila. Same thing na nangyari sa akin before. Hindi ko siya ma-perfect. Pinilit ko ng pinilit. Hanggang hindi na nakayanan ng katawan ko ang sobrang lakas na vibration. Nagulat ang mga kasama ko sa kwarto dahil hindi ako makahinga at hindi matigil ang panginginig ng katawan ko. Nilabas nila ako at pinakalma hanggang sa nakainom na ako ng tubig. Pinakwento nila yung nangyari and sinabi ko yung totoo, not knowing na they are born again Christians. Pinagalitan nila ako dahil kasalanan raw sa Diyos ang ginawa ko, which is totoo naman. At maaari akong hindi makabalik sa katawan ko na pwedeng maging sanhi ng pagkamatay ko. After that, dumiretso ako sa church namin sa SM South Mall. And that time, wala pa akong tulog. And buti, 5:45 AM ako nakarating sa SM South Mall. Wala pang nag-aayos sa Cinema 3. Dumiretso muna ako sa Cinema 2 para matulog. Dahil kasama yon sa nirerentahan ng church namin. As time goes by, nakakarinig ako ng maraming yapak sa cinema. Nagising ako pero walang tao. Dahil sobrang aga pa at wala pang servant sa church namin. Hindi ko alam bakit bigla ako nagkakaroon ng senses na makaramdam ng bad spirit after ng ginawa ko. Pero
One thing I know, may nabuksan akong pinto from the other side na hindi ko nasarado. After nun, maraming nangyari sa aking kababalaghan. Maraming salamat sa pakikinig. Isa akong call center agent at karamihan o halos lahat ng BPO companies ay may tinatawag na nap room or sleeping quarters. Obviously, gabi ang pasok ko. So, umaga hanggang hapon ang tulog ko. At dahil sobrang init ng panahon, nahihirapan ako makatulog sa bahay. Kaya pumapasok ako ng maaga para matulog sa nap room. Mga 8 PM ako pumapasok sa nap room at 9:30 ang pasok ko. Doon ako pumuesto sa pinakadulong bed para iwas istorbo at tutok sa aircon. So ayun nga, ang himbing ng tulog ko pero hindi ko maintindihan yung panaginip ko. Naranasan nyo na bang managinip sa loob ng panaginip? Yung akala mo nagising ka na. Pero pag gising mo, panaginip pa din pala. Sa panaginip ko, nananaginip ako na nagising ako bigla. Pero di ako makabangon kasi may babaeng nakahawak sa leeg ko. Di ko makita yung mukha niya kasi natatakpan ng sobrang itim na buhok. Ang tangi ko lang nakikita ay ang malaki niyang ngisi. Di ako makagalaw, di ako makapagsalita. Parang na-paralyze yung buong katawan ko. Hanggang sa magising ako, kala ko okay na ang lahat kasi nakatayo at nakabangon na ako. Pero laking takot ko kasi pagbangon ko nakita ko yung sarili kong natutulog pa din, paulit-ulit. Kala ko gising na ako. Pero kada tatayo ako, nakikita ko pa din yung sarili kong natutulog. Hanggang sa nagising ako. Pagbangon ko, nagtaka ako bakit ang daming lalaki sa sleeping quarters. Eh usually, hiwalay ang babae sa lalaki. So ang ginawa ko ay nagpunta ako sa guard. Sinabi ko na silipin yung sleeping quarters ng girls. Bakit ang daming lalaki? Sumama sa akin yung guard. Pero laking gulat ko. Kasi pagpasok namin, walang katao-tao sa sleeping quarters. Tanging katawan ko lang na may nakahawak na babae sa leeg. Tapos nagising ako. Panaginip sa loob ng panaginip pa din. Pero di ako makagalaw kasi nakahawak pa din yung babae sa leeg ko. Di ko na alam gagawin ko. Di ko maipaliwanag. Gusto kong bumangon, gusto kong sumigaw pero di ako makagalaw. Nakangiti pa din siya sa akin hanggang sa magising ako. Ito totoo nang nagising ako, di na sa loob ng panaginip. Gising na talaga ako. Pawis na pawis ako. Tinignan ko buong nap room. Wala naman pinagbago. Pagtingin ko sa cellphone ko, 8:15 pa lang. 15 minutes pa lang akong natutulog. Pero parang napakahaba ng tinulog ko. Parang pagod na pagod ako, pero antok na antok pa din. Sa sobrang takot ko, parang ayoko na matulog ulit. Kaya dali-dali akong lumabas ng sleeping quarters at di na muling natulog doon. P.S. Kadalasan pag panaginip natin ay nakakalimutan natin, di ba? Pero lahat ng nangyayari sa akin ay malinaw kong natatandaan. Di ko alam kung nangyari ba talaga to sa akin habang tulog ako. O panaginip lang lahat. Salamat sa pakikinig. Naranasan nyo na bang mag-lucid dream? O kaya mag-astral projection? Kung oo, please payuhan nyo din ako. Kung ano ba ang dapat kong gawin pag nangyari ulit sa akin to? Anyway, you can call me SL, 17 years old, at babae ako. Grade 8 ako noon nung maranasan kong mag-lucid dream. Hindi ko alam kung paano at bakit, basta nangyari na lang. Kasi kadalasan pag nananaginip ako, hindi ko siya kayang i-control. Pero itong nangyari, iba. Nakakatuwa kasi kaya kong gawin lahat na para bang kaya kong gumawa ng sarili kong mundo. May nakilala ako sa panaginip ko. Lalaki. Pero ipa-fast forward ko na kasi hanggang ngayon palaisipan pa rin sa akin kung paano siya nakakasulpot sa panaginip ko. Kahit hindi na ako naglulucid dream. Fast forward. Pangalawang beses kong maglulucid dream nito dahil gusto kong makita yung lalaki sa panaginip ko. But this time, hindi siya kusa. Pinilit ko na mag-lucid dream. Oo, pinilit ko.
Paano ko ginawa yon? May nabasa kasi ako about lucid dream and tugmang-tugma siya sa nangyari sa panaginip ko. At dun ko lang nalaman na lucid dream pala ang tawag dun sa panaginip ko. After nun, nag-search ako kung paano gawin ang lucid dream. Yun na nga yung may nabasa ako. Pero natakot ako sa huli kong nabasa. Dahil may warning doon na kung gagawin ito ng pilit, sa huli may mangyayaring masama at ito ay ang astral projection. Pero pwede rin maging successful ang ending ng paglulucid dreaming. Pinag-isipan ko talaga iyon ng maigi. Kasi hindi ko alam kung ano ba mangyayari sa akin pag nag-astral ako. Pero sa huli ginawa ko pa rin. Pinilit kong mag-lucid dream ako na hindi ko inakalang mag-work pala talaga yon. Fast forward, nagalit yung lalaking gusto ko makita sa panaginip ko. Dahil sabi niya, delikado daw pagpipilitin ang pag-lucid dream. So sabi ko, alam ko, pero madami kasi akong gustong itanong sa kanya. Pero nagulat na lang ako kasi unti-unting dumidilim ang paligid ko noon. At pagtingin ko sa lalaking yun, gulat din at takot ang nakabaka sa kanyang muka. At unti-unti na rin siyang nawawala. Buong akala ko nagising lang ako kaya nangyari yon. Dahil pagtapos magdilim ng lugar, nakahiga na ako. Napabuntong hininga na lang ako at umupo sa kama ko. Kaso laking gulat ko kasi ibang-iba yung kulay ng paligid ko. Eh gray siya, tas parang mausok, basta yung sa mga pang-horror ganun. Eh di ako sinimula na akong kabahan. Alam kong nasa bahay pa rin namin ako, kaso parang mukha talagang abandonado ang itsura. Ito pa ang nakakapagpagulat sa akin, dahil paglingon ko sa likod ko, nakita ko yung katawan ko doon na nakahiga. Sa mga oras na yon, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Napaisip na lang ako na, ito na nga, ito na ang kinakatakutan ko, nangyari na nga. Habang nakatingin ako sa katawan ko, naisipan kong bumaba sa first floor ng aming bahay. Kinalma ko muna ang sarili ko noon at dahan-dahan na naglalakad. Pinagmamasdan ko kung nakakatakot ba ang itsura ng aming bahay sa ganoong tema. Nakalabas na ako ng kwarto ko noon at bumaba na nga ako sa hagdan. Ilang baitang lamang yon at nasa first floor ka na. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Lumabas ako ng aming bahay. Hindi ko alam. Pero sa paglabas ko pa lang ay mas lalo akong kinilabutan. Nakita ko ang sasakyan namin na nakaparada sa harap ng bahay. Hindi naman tinted ang sasakyan namin, kaya parang pagtingin ko sa bintana ng sasakyan, may nakita akong babae. Andun siya sa kabilang side. Nai-imagine nyo ba? Nakatingin siya sa akin at bigla na lang nawala. Dahil na-curious ako kung sino yun, edi pinuntahan ko yung kabilang side ng sasakyan. Pero grabe, nakakagulat talaga yung itsura ng babae. Nakabend siya at kamukha niya si Sadako talaga. Siyempre, yung naramdaman ko nun sobrang kaba at takot. Kasi sa lahat ng multo, kay Sadako ako pinakatakot. Sa TV pa nga lang, takot na ako. Paano pa kaya pag nakaharap ko na siya? Sa sobrang takot ko, tumakbo na lang talaga ako. At hinihiling ko na sana huwag akong madapa tulad sa mga horror movies kasi ramdam ko talaga panlalambot ng tuhod ko nun. Paglingon ko sa likod ko, andun pa rin siya. Umahabol sa akin. Nakabend siya pero ang bilis niya. E di ako nagtiitili. Sa sobrang takot ko, napasigaw ako. Sabi ko, huwag mo akong habulin please. Huhu, nagmamakaawa ako. Kaso dahil yata sa pagsigaw ko, lalo pa siyang bumilis. Eh di ako nataranta. Kaya nadapa talaga ako. Wala akong nagawa nun kundi pumikit at magdasal ng magdasal na sana makabalik na ako sa katawan ko. Dasal lang ako ng dasal hanggang sa nagtaka ako kasi ramdam kong wala na yung babaeng kamukha ni Sadako. Eh di minulat ko na yung mata ko nun at wala na nga siya. Ito pa, kasi napunta ako uli dun sa kwarto ko kung saan yung katawan ko. Naiyak na lang ako sa tuwa. Dahil pinakinggan ng Diyos ang hiling ko. At ang sunod kong ginawa ay ang humiga lang sa katawan ko. Then boom, nagising na ako. Yung katawan ko noon pawis na pawis at nanginginig. Yung tibok ng puso ko malakas pa din. Pero nagpapasalamat talaga ako dahil nakabalik na ako sa katawan ko noon.
Nag-astral uli ako nung grade 9 nung nakatulog ako sa lamay ng tita ko. Ganun pa rin ang kulay, gray pa rin, at mausok ang lugar. Pero yung mga nandun, puro manika. At syempre, yung babaeng kamukha pa rin ni Sadako nandun. Ayaw talaga ako tantanan. Yung lalaki sa panaginip ko nung naglulucid dream ako, lumilitaw pa rin siya sa panaginip ko. Isang beses sa isang taon. Pero worth it yon kasi nabibigay naman siya ng clue. Yung last na sinabi niya sa 18th birthday ko daw. Hindi ko alam kung ano yon, kaya hinihintay ko na lang kung ano meron sa 18th birthday ko. Mag-18 na din naman ako sa November. Yun na lang ang hinihintay ko. Hindi ko iniisip na masyadong detalyado ang pagkakakwento ko. Dahil alam kong may part din doon na hindi ko na matandaan. Aaminin ko, hindi talaga ako paladasal. Pero naniniwala ako sa kanya. Simula noong nangyari yon, mas humanga pa ako sa Diyos. Dahil hindi niya ako pinapabayaan. May nagsabi sa akin na ang demonyo daw, kinokopya ang pinakakinakatakutan mong bagay. At gagamitin niya yon laban sa'yo. Maraming salamat sa pakikinig.